Simpleng-simple lang ang gagawin nating luto dito sa mga gulay na ito, guys. Pero huwag ka, dadaigin pa nito ang mga pagkain sa mga mamahaling restaurant. Dito ay maghihiwa-hiwa muna tayo ng mga panggisa natin. Magpipino lang muna tayo dyan ng 3 cloves ng bawang. Maghihiwa din tayo dyan ng pulang sibuyas at i-chop lang natin yan ng maliliit na piraso. Next ay itong mga pampakini sa balat na kamatis. Hihiwain lang din natin yan ng pa-slice o pa-strips tulad nito. Sunod na natin i-prepare ang iba pang mga gulay. Maghihiwa lang tayo ng carrots na hiniwa natin sa maliliit na pa-strips. Next ay itong bell pepper na siyang magpapabango sa ating dish today. Pa-strips lang din po natin itong hihiwain. Sunod ay itong mga sitaw na hihiwain lang natin sa katamtamang haba nito. And last ay itong kangkong or water spinach sa English. Tatanggalin ko lang dyan yung dulong part nito na medyo matigas. Then saka ko yan hihiwain ng 3 tulad lang nasa video. Matapos ma-prepare ng lahat ng sangkap, ay punta na tayo sa pagluluto. Sa isang pan ay lulutuin ko lang muna itong 200 grams ng baboy. Ang kinuha nating part dyan is yung may taba ng konti, para kahit papano ay di naman nakakaumay ang puro laman lamang. Takpan lang natin yan at hayaang maglabas ng sariling tubig. And hayaan muna natin yung kumulo hanggang sa matuyo ang liquid dito. Ang goal kasi natin dito is pipirituhin lang natin ng very very light itong baboy. Nang sa gayon ay makasabay ito ng luto sa mga ilalagay nating gulay. Kapag naging slightly brown na itong mga baboy at medyo naglalabas na din ng konting mantika, ay igigilid lang muna natin ang mga baboy at magdadagdag pa tayo ng konting-konti pang mantikang panggisa. At saka natin igisa ang sibuyas at bawang dito. Gisa-gisa lang natin yan hanggang sa lumabas na ang bango ng mga aromatics. Isasabay ko na din nga po palang igisa itong kamatis na hiniwa natin. Igisa pa natin yan ng 1 minuto at saka ihalo ang baboy sa pagigisa. Mix, mix, mix at sutay-sutay lang natin yan at isusunod ko na din dyan ang 1/2 cup ng toyo at pamintang pino. Igigisa lang natin yan ng saglit at isusunod na din natin dyan yung hiniwa nating sitaw. Ganun ulit guys, gisa-gisa lang ulit, then saka natin takpan at hayaang mag-simmer ng kahit 1 minute lang. Medyo matigas po kasi yung nabili nating sitaw, kaya yan na po ang unahin nating lutuin. Bali sa part na yan, nakalimutan ko nga po palang mag-add ng seasonings at 1 maliit na sachet ng oyster sauce. Halu-haluin at igisa-gisa lang natin ulit at isusunod na din natin dyan ang hiniwang carrots. Halu-haluin at igisa-gisa lang natin ulit ito at saka naman ako maglalagay dyan ng konting-konti lang naman ng tubig para hindi naman po masyadong maalat itong dish natin. Takpan at hayaan lang mag-simmer ng kahit 1 minute lamang po. Pagkaraan ng 1 minuto ay ilalagay na din natin dyan ang hiniwang kangkong. Guys, kung sakali po palang magugustuhan mo itong recipe na ginagawa natin, baka naman po pwedeng pusuan mo itong video natin. At mag-iwan ka na din po ng comment na, I love this yummy recipe. Maraming salamat po. Kapag nahalo na ang kangkong dito, ay takpan na natin ito at hayaang mag-simmer o kumulo ng kahit 2 minutes lamang po. Pagkaraan ng 2 minuto, ay buksan at halu-haluin natin itong muli. Then, huli na nating ilalagay dito ang hiniwa-hiwa nating red bell pepper. Sa nilagay pa lang natin mga gulay, masasabi mo na talagang napaka-healthy at napaka-appetizing tingnan nitong niluluto natin, no? Once satisfied na kayo sa lasa at pagkakaluto ng mga gulay, ay maaari na natin agad ihain itong napaka-sustansya at nanunuot sa sarap na simpleng adobong gulay recipe natin. Kaya tag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na ding magluto nito.